Bagong taon ka ba? Bakit? Kasi gustong-gusto kitang salubungin ng mga yakap ko. Ay, wow naman! Pwede bang maging amo na lang kita? Bakit? Kasi yung puso ko sunod-sunuran sa'yo eh. Alam mo girl, hindi ako pwede may pagsuntukan sa'yo. Bakit? Kasi ngintihan mo lang ako, tumba na kagad ako. Uy! Lindol ka ba? Bakit? Kasi hinilig mo ang puso ko. Ay! Paputok ka ba? Bakit? Kasi pag umingindi ka, may sparks na eh. Kahit isang million mang pick-up lines ang gamitin mo, kung talagang meant to be, ay meant to be. Dahil ang tadhana, parang pa-baby girls yan eh. Walang makakapigil sa kanya. Yun. Yun naman. Talaga naman. At kung hindi naman meant to be, eh, subok lang ang subok. Kasi ang pag-ibig ay parang trial and error experiment. Try until you find the right one. Wow. Yun. Sabi nga nila, love is a mystery. So sa isa sobrang mysterious ng love, is hindi kaya solusyon na ng siyensya ito. So, when it says love is a mystery, kailangan mong dumaan sa pagsubok ng buhay para lamang maunawaan ito. Tama ba, guys? Parang ano lang, parang love is a, it's like a rosary full of mystery. Correct. Mega nerd. Mega nerd, pakpak. Pero ano natin kasi, gano'ng kaseryoso man o ang pag-ibig, no? Seryoso man yan o hindi, ang tao talaga nagmamahal. No? Yung pinakaano dun. We're born, we're destined to love, and then we're destined to find our loved ones, di ba? Our ating meant to be person. Pero minsan, dumarating talaga sa panahon na mapapagod ka, minsan, konting pahinga lang din yan, then gora na uli yan, magmamahal na uli. Hindi mo natutuluan ang puso na papagod. Napapagod lang yan, pero konting push lang yan, pupush uli yan. Yun. Hashtag Usapang pag-ibig tayo ngayon. Kaya naman dito sa Pinoy Channel, hindi kami magsasawa na magbigay sa inyo at magandog ng mga shows na hahanapan natin ang puso nyo. Kaya tara na, samahan nyo kami ngayon dito sa bagong episode natin na magbibigay sa inyo ng kaalaman. Mga kapwa Pilipino, welcome to Pinoy Channel! Nagustuhan niyo po sana, binigay namin sa inyo mga pick-up lines kanina. Kasi saktong-sakto yan ngayong buwan, dahil ngayong buwan ay Feb Ibig Month! Wow! So at sa iyo mga friends dyan, sa mga televiewers, at sa inyo din po dito sa studio, ano ba mga plans for this Valentine's Day? Siguro ako ngayon wala pa masyadong plano, pero we'll see as the days goes by, kasi you'll never know, there's spontaneous time. Siguro yung mga Kapinoy channel natin nanonood ngayon, ano, siguro may mga plano na rin siguro yung mga kababayan natin dito, no? Especially yes. Sa Saskatoon. Yun, no thanks, ikaw naman daw. Kaming tatlo? Joke lang. Siyempre, February, minsan nang dumating yan sa isang taon, di ba? Siyempre, sa mga babae, napaka-special nito. Sa mga asawa natin, minsan nakala natin hindi sila na... parang hindi na-appreciate. This is the right time para ma-appreciate natin yung mga ginagawa nilang sa bahay, yung mga natrabaho, di ba? Minsan lang ito pumapasok sa loob ng isang taon. So, make it something special. Siguro, dinner will be great. And then also, kung may mga kids kayo, then
isama niyo na rin yung mga kasi yung pasyan niyo after niyo mag-dinner. So, yun yung pinaplano namin mag-asawa din. Yun. Maganda yung dinner sa mama's best, ha? Yeah, of course. Last 30 minutes. Last 30 minutes, mama's best. Magdala ka lang ng kandila. Pwede na. Oo. Siyempre sa akin naman, secret. Para naman surprise ng konti, di ba? Oo nga naman. Kasi na secret. Ako? Mabibidyo okay ako sa mama. Natalagay yung bago kong video okay. Walang mic, ano? Walang mic. Ako naman, kagaya ni Dex, siyempre I will make it special for my wife. Pero ano, usually nagluluto. Ako. Wow. Ako mismo nagluluto during... Ano naman? During ano kayo mag-dinner ka na, kuya? During ano? Para makatipid tayo. May plano na tayo. Yung niluto ni Chef Body. Wow. Ano yun? Sarap, ha? Pero maiba tayo ng usapan ngayon, ano? Ito seryoso na. Seryosong bagay yan. Isang bagay na ma-realize ko, no, as a professional accountant, ay meron palang forever. Akala ko ba seryoso? Eh parang ahabol ka naman ata sa pick-up line, kuya. Sige nga, pasadahan mo nga kami niya. Pagbigyan na lang sa pagbigyan. Tax ka ba? Bakit? Kasi hindi mo ako tinatantanan eh. pero sa totoo lang ganito, no? Alam mo yung tax sa isang bagay na forever. Yes. It's like from cradle to grave daw, saklaw tayo ng tax. Isa yan sa pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Wow. Yes. Bukod sa Love Life na Ernest. Grabe ka naman ko eh, Gani. Kaya nga, hashtag walang forever eh. Ikaw talaga, oh. pero biro, no? Seryoso. Tax talaga ay isang bagay forever. Correct. Dali niyo wala. Saklaw, buong buhay natin, may buwis talaga. So, it is very, very important na alam natin ito. At sa bagay, tax season ngayon. Yes. It's very, very important na alam natin ang taxation. Hindi lang natin inaasa sa ating tax preparer ang ating sa tax situation, kundi tayo mismo alam natin para alam natin mag-decide sa araw-araw nating buhay. Correct. Okay. Yes, tama ka dyan, Kuya Gani. Ang tax ay isa sa mga bagay na hindi talaga natin maiiwasan. Dalawa yun eh. Una yung, ang sumasabihin pero, una yung kamatayan, pangalawa yung tax. Hindi natin maiiwasan yan, no? So, really, nakaka-relate ako dyan as self-employed, no? Lalo kapag may negosyo ka, kailangan alam mo yung mga ganyang klaseng kaalaman or knowledge para makakapag-take advantage ka rin, lalo ko sa mga self-employed kasi makakuha ka ng mga tax credits. At lalo na kapag pamilyado ka rin, makakakalam ka ng mga, lalo kapag meron kang information na nakukuha sa mga katulad ni Vegan accountant, ano, yung mga information na yun, makakapagbigay sa'yo ng kabawasan sa pagbabayad ng tax. True. Mm-hmm. Kumbaga parang hindi mo siya maiiwasan, pero maibsan mo yung impact nito sa pala yun. Oh, that's good. Sobrang importante talaga ng tax. Kailangan talaga, hindi mo naman kailangan maging expert dun, ano? Pero, you know what, sa ating today's episode, lalo sa napag-usapan rin naman ng tax is, siguro itakal na rin natin ang first-time homebuyer tax credit program. So, we'll discuss that. Yes, so, yun ang benefits ng pag-tune in natin dito sa Pinoy Channel. At also, i-discuss din natin dito is kung ano ba yung mga limitations ng first-time homebuyer tax program, pwede ba siyang hatiin, or pwede ba siyang i-transfer, at kung ano-ano pa. Wow. At syempre, bukod sa first-time homebuyer credits, maraming pa tayo naririnig na iba't ibang credits, ano? May mga tax savings kapag estudyante ka, or kung may monthly pass ka sa buses. At sa, maririnig natin yan mamaya sa ating ano, usapan sa tax, kasama si... Yung mga karamihan pala ng mga kababayan natin ano is temporary foreign workers dito sa Saskatoon, marami silang mga misconceptions about what they can claim and what they cannot. So, pag-uusapan din natin yan. Bibigyan din ako yung mami sa programa natin. Ano, yung at saka, and ano din yun, sa pamilya naman, marami kayong pwede makuhang tax credits din. Kasi kapag halimbawa, sinusuportahan nyo ang physical activities ng inyong mga anak, pag sila sumasali sa mga different activities, may mga corresponding tax credits ka pa na pwedeng kunin doon, di ba? Kaya kung yung anak mo ay mahilig sa
sa mga talents or pag-develop ng kanilang talents like dancing, pagbabalay yan, arts. Or kung nag-addict-addict sila sa Zumba, pwede rin palang suportahan yun ng task fitness. Yeah. Ang galing yung fitness palang tawag doon. Yeah. Speaking of Zumba, so abangan nyo po ang aming segment, of course, ang bagong segment with Lifestyle with J and E na magsusumba kami. Yan. Kasama namin yung iba naming mga guests. Yan, na mga addict na addict sa Zumba. Correct. Excited na ako dyan. Mga pasabog namin ngayon 2016. Hinanda lang namin yan para sa inyo. Kaya tutukan nyo yan mamaya. No? Yeah. Tapos, pagkatapos yung mag-Zumba, pumunta kayo sa Mama's Best Lawson Heights. Doon natin ibabalik yung mga calories nyo dahil sa sarap ng pagkain. At samahan nyo ulit kami dalawa ni Chef Buddy para ituro sa inyo kung paano magluto ng pork humba. Wow! Zumba! So, para humba! Yeah! It rhymes Zumba! Humba! Humba! So, para ako yun. So sit back, relax, at sa pagbabalik namin, we will give you a discussion at sigurado kaming marami kayong matututunan hinggil sa tax. Tutok lang po. Zumba is a dance fitness program created by Colombian dancer and choreographer Alberto Beto Perez during the 1990s. Zumba is a trademark owned by Zumba Fitness LLC. Zumba involves dance and aerobic elements. The exercises include music with fast and slow rhythms, as well as resistance training. The music comes from the following dance styles: cumbia, salsa, merengue, mambo, flamenco, cha-cha-cha, reggaeton, samba, hip-hop music, and tango. Squats and lunges are also included. Approximately 15 million people take weekly classes Zumba in over 200,000 locations across 180 countries. Here in Saskatoon, this is one of the famous dance and fitness classes available in all age groups. Tara, samahan niyo po ako in this fun, energetic, and fat-burning workout dito sa Motion Fitness. Welcome back mga ka-Pinoy Channel. So nandito tayo ngayon sa segment natin. It's called Lifestyle with J and E. Pero this time, less J muna tayo ngayon kasi wala si Madam Joey. Bisibisihan ng lola mo. Pero nandito ako ngayon, obviously, kung nasa lang ang background natin ngayon. Ano? So nandito tayo sa gym, it's sa Motion Fitness dito sa Blairmore branch. So we're gonna try a fitness program. It's called Zumba Class. It's one of the fastest and parang pinagkakaguluhan na fitness class ngayon dito sa Saskatoon. Of course, kasama ko ngayon ang instructor straight from the Philippines. Ayan, si Roman. Hi, Roman. Introduce yourself to our televiewers. Hi, sir. Yes, hi, magandang araw po sa mga nanonood sa Pinoy Channel. Thank you for inviting me here, Sir Ernest, in your segment. So, yeah. Magandang araw po. Yun. Si Roman, tell us more about the Zumba class. Okay. So Zumba, isa po ito ngayon sa mga pinakasikat na fitness workout globally, so all over the world po yan. It started out as a Latin dance class and then it evolved into a Latin dance workout until it gained so much popularity. So it's really a fitness dance, parang dance fitness party workout. So hindi mo siya marirealize na parang workout ka, pinapawisan ka man. Mm-hmm. And you're having fun at the same time. It's like a dance party. It's not, hindi po siya parang aerobics na structured yung workout natin, yung magalaw natin. Para lang tayo nagsasayaw, nagpa-party, which is based sa Latin steps and then sa mga uso, sa mga hip-hop, yung mga style natin ngayon, and music. So which makes it very fun po. Kaya dapat i-try po. Ayun, siguro excited na ako dyan, matry natin mamaya, no? So makikita niyo yung mga dance move namin, tsaka yung mga volunteer natin dyan. Especially si Juan, no? Ayun. Roman, by the way, so how long have you been started teaching Zumba? I started way back pa po. Before ako nag-Zumba instructor, I started as a hip-hop dancer. So I got my license way back, Zumba license way back in 2012 po. Oh, okay. So it's more or less around 4 years, approaching 4 years na I have been teaching Zumba. Back in the Philippines, and kinuha din po ako ng Motion Fitness dito to teach the Zumba fitness class. Yun. So, sa tingin mo, ano ba yung mga health benefits? Of course, you know, Zumba class, I understand, may dancing. Is there any mga weight gain ba siya? Or paano ang sistema? It's, again, as I mentioned po kanina, it's like a...
it's like an aerobic class. It's although yung maganda sa kanya is freestyle, but same as with an aerobics class, it builds up your cardio and then it tones your muscles as well at the same time. And then it builds up your mental capacity too, kasi kailangan mong sundan yung mga steps. So it's a really good full body workout. Yun, excited na ako dyan mga ka-Pinoy Chan. So, maya-maya lang, siguro in about a few minutes here, start na natin yung class with Roman. Tsaka siguro, i-ano na rin niya, bigyan kami ng mga few steps. Ano, yes, na, mamaya po. Ayan, abagan natin yan, okay? Ayan, tapos na tayo sa Zumba class ngayon. So, ito yung mga regular kong kaklase dito sa Zumba class. So, Kathy, tell us about what makes you come back here in Zumba class every Monday. Our wonderful, wonderful instructor, Roman. He's a fantastic instructor. It's a fun workout. We rock it out. It's a wonderful, wonderful way to exercise. It beats the treadmill any day. There you go, folks. So, thank you again for another one fun, light, and energetic Zumba class here in Motion Fitness. I'll see you guys. Welcome back po sa Pinoy Channel. Ngayon pa pag-uusapan natin ngayong araw na ito, isa sa importanteng usapin sa buwan ng Pebrero. Ito yung usaping tax. Isa sa mga hindi natin maiiwasan na usapin na kailangan nating padiskusyonan ngayong araw na ito, no? Lalo na sa mga bagong rating dito sa Canada at yung mga nagkaroon pala ng trabaho, yung kapag ka nahawakan na nila yung tinatawag nating T4. Ang T4 slips, ano yung una nating gagawin? At syempre sa mga baguhan sa tax dito sa Canada, no, maninibago tayo ng konti or mas malaki dahil sa Pilipinas, halos hindi tayo nagpapail ng tax. Hindi naman ay isang papel lang, pinadala, pina-stamp, tapos na. Pero dito sa Canada, may mga credits na pwede natin avail. So pwede pala na mas mababa ang bayaran tax dahil sa mga credits na to. At syempre po, sa usaping ito, may mga kasama ba tayong special guest? Ang una nating guest ngayon ay kagagraduate lang ng University of Saskatchewan at kakukuha lang ng trabaho. So, isa siya sa mga naging guest natin kasi matutulungan natin sila sa mga paraan na ano ang gagawin namin na nasa amin na unang-una naming T4 slips. Kasi sa usaping ito, marami tayong mga matutulungan na kakakuha lang ng trabaho ngayon. At syempre, walang iba ang ating guest, Miss Joanne Asuncion. Yun. Welcome to Pinoy Channel. Welcome to Pinoy Channel. Thank you. Okay, at kasama din natin ngayon ang isang pamilyadong tao, dating temporary foreign worker na naging permanent resident na. Dumating siya dito sa Canada noong 2011, sumunod ang pamilya noong 2012, at nakabili na rin ang bagong bahay. So I think maraming mga tax implications, ano, yung mga pagbabago nito sa buhay ng ating bagong guest, si Mr. Johnson Kayawan. Welcome. Salamat, John. Salamat. Ayos. Yan. So, ngayong araw na to, pag-uusapan natin at meron din tayong pag-uusapan natin ang tax at meron syempre tayong resident tax preparer. Personally, siya yung gumagawa ng tax ko and also he prepares tax since 2012 if I'm not mistaken. So, isa siyang CPA at syempre nagtatrabaho din siya sa City of Saskatoon, is that right, Mr. Gani? Saskatoon's a province. So. Yeah. So, welcome, Mr. Gani Fabi. Thank you very much. Nice to be here. Actually, kanina pa ako nandito pala. Parang bago ka sa dito. Siyempre, si Mr. Gani Fabi ang makakasagot ng mga katanungan natin regarding sa tax. Kasi ako, as a self-employed, ano, marami akong kailangang matutunan pa at mga information na kailangan ko para mas makakuha ako ng mga tax credits. Okay. So, simulan natin ang discussion. So, sino magsisimula? Joanne. So, bale, may natanggap po akong Graduate Retention Program Certificate. And ano po ba ibig sabihin? Ang Graduate Retention Program Certificate is actually an incentive granted by the province of Saskatchewan doon sa mga nag-graduate mula sa mga recognized institutions. At dito sa Canada. So it is actually like a rebate of their tuition that they pay in exchange for residing in Saskatchewan. So kung mapapansin mo doon sa certificate mo may nakalagay din the amount na yun ang magiging ceiling na pwede mong i-claim na tax over the next 7 ata or 10 years. Okay. Nabanggit mo gani ano, may mga recognized institution. So may mga schools na hindi rin recognized. Ganun ba? Yes, they can check with yung mga schools in Saskatchewan usually automatically nagbibigay na sila ng Graduate Retention Program Certificate. Mm-hmm. Pero those outside Saskatchewan if you want to get what is this
graduate retention program certificate, they can ask that certificate from the Ministry of Advanced Education. So bottom line yata ang dinig ko dyan is ayaw na talagang pakawalan ng Saskatchewan yung mag-graduate dito kaysa lumipat pa. So diba? To speak, yes. Okay. Yeah. So of course, syempre dito graduate, it can help locally lalo na kapag dito sila nagtrabaho. Kasi mayroon din sa mga negosyo na nagbibigay din sila ng incentive, but for you to stay also in Saskatchewan and also you help farmers. Kasi as a businessman, ang natutulungan ko rin kasi is yung mga nasa loob lang din ng Saskatchewan. Right? Narinig ko kanina kay Joanne, ano, na ano, fresh graduate siya. So, dalawang bagay ang gusto kong i-check sa kanya. Unang-una, kung may student loan ka, at since may trabaho ka na, I suppose binabayaran mo na yung student loan mo, yung interest of your student loan, pwede mo rin ma-claim yun sa tax credit. Isa pa, tingnan mo rin yung last year's return mo. Kung meron kang mga, kasi yung tuition fee, education and textbook, nakli-claim yan as a tax credit ng mga estudyante. Baka mayroon kang unused in the previous years, tingnan mo yung notice of assessment mo at yung tax return mo last year, meron kang unused doon, pwede mo pa siyang ma-claim this year and in the future years, depende sa gamit mo nun. Iyan ang hindi ko alam. So kapag unused na ganyan, how far can you go back? Na pwede, halimbawa, noong 2012, hindi ko na... Nakalagay yan doon sa yung notice of assessment. Doon mo makikita yan kung magkano yung pwede mo pang maklaim this year. Okay. So, bago yan. Well, bago lang po ako sa trabaho pero wala pa po akong car. And I just take the bus to and from work. So paano po ba makiklaim yan? Ay, importante yan, ano? Kasi marami din tayong mga kababayan dito sa Saskatoon. Especially yung mga Pilipino na... wala pa ng sasakyan or for some reason opt to take the bus to take that. Meron kasi tayong tinatawag na transit pass tax credit naman. Ito yung bus ticket na binibili mo ay pwede mong ma-claim as a tax credit. However, ito yung importante dito, ano, hindi pwede yung ticket na one ride, hindi rin pwede yung ticket na 10 rides. Dapat yung bibilhin mo na monthly transit and yung monthly for it to be claimed. So very very important yan. So, kasi marami na yung ililista ko na lang. Hindi pwede. Importante na you keep your tickets and the ticket should be monthly. Kasi marami nang lumapit sa akin dati and they were giving me tickets na 30 sa isang buwan. Now, hindi po pwede yun. The CRA would not honor that. I see. Kailangan pa ba ng resibo or kailangan lang nila yung pinaka receipt is really the proof of payment. Ah, I see. So mapunta tayo sa sitwasyon ni ano ni John, ano, nakabili siya ng bagong bahay. So naging temporary foreign worker siya, naging permanent resident. Ano ang mga naging challenges mo sa pag-file ng tax, John? Salamat sa pag-imbita niyo sa akin dito sa Pinoy Channel, no. Sa nabanggit ni Jeric, nung pagdating ko dito as foreign worker, mag-isa lang. Hindi ko pa din nila yung pamilya ko. So on my own ko lang pina-file yung tax ko noon and I don't know if I'm doing it right. So magandang opportunity to na inimbita niyo ako dahil last year nakabili ako na nung nadala ko ng family ko dito, bumili ako ng bahay. Ano ba ang tax credit na in-extend sa akin ng probinsya? Si John ano is a very typical immigrant story. Okay. Firstly, ganito, as a family man, kagaya ni John, marami kang pwede maklaim a tax credit. Okay, gaya na. Okay. Now, si John nandito na yung family. So, pwede siyang maklaim ng spousal tax credit, spousal amount. Okay. Ang problema lang sa spousal amount ay kailangan ibawas mo doon kung may income yung wife mo. Okay. Okay, so that is kung nandito na yung wife mo. Yung wife. Spousal amount, meron ding children's amount. So bawat bata, merong equivalent amount na pwede mong gawing tax credit. And then, yung mga bata din, yung mga expenses natin related to the children, ay pwede rin maklaim as a tax credit. Halimbawa, So yung panganay ko ngayon, buwan-buwan yata or every 3 months, meron siyang skating
skating lessons, meron siyang swimming lessons. Is that a portion of that or a full amount of that? Pwede kong i-file as tax credit? Yes, meron tayong tinatawag na fitness tax credit. So yung mga swimming sports, pwedeng ma-claim yon yung mga gastos natin about sa mga bata regarding that. Meron din tinatawag na arts. Okay. It would be things like if you enroll them in piano and stuff like that. Isa pang bagay, ano? Kasi I'm not sure if your wife is working. Pero kung nagtatrabaho ang wife mo and gumagastos ka ng daycare, for example, those are childcare expenses na again, you can claim as a tax credit then. Yun ang hindi ko alam. Yeah. So kung halimbawa si Mrs. nagtatrabaho part-time, at meron halimbawa akong binabayaran na hindi man official na caregiver, like someone part-time na tumitingin na sa mga bata habang wala kami at wala si Mrs., how much ang portion ng ginagastos ko? Halimbawa, binibigyan ko siya 200, say 200 a month. Can I definitely claim that? Pwede mong i-claim that. Importante lang na ganito, ano, makuha mo yung kanyang SIN number. Okay. At dapat maging maliwanag doon sa nagbabantay na i-claim din niya yun as kanyang income. As kanyang income? Yes. Okay. Pag-usapan natin yung kanyang Jeric Dexter. Kasi nakabili siya ng bahay. Okay. Yeah. I think this might be something that is new. Mm-hmm. Almost new to new immigrants. Kasi dito sa Canada, kapag nakabili ka ng bahay, mayroong tinatawag din ditong first time home buyer tax credit. Mm-hmm. So, it's very very important na masabi mo 'yon kung sino man ang tumutulong sa iyo mag-prepare ng tax mo that you purchased house for the first time para ma-claim mo 'yon as tax credit. Magkano usually gani ang allotted na amount na binibigay ng gobyerno for sa akin bilang first time home buyer na pwede kong iawas dun sa tax na bayaran ko for next year? For this year, sa provincial, $5,000. Well, it's the tax credit, ano? And then $11,000 naman for provincial. So ano yun? Ang effect noon, basically, would be about $750 direct bawas sa tax mo. Okay. So ano yun, gani? Regardless kung magkano yung value ng bahay? Immaterial ang value ng bahay. So kahit yung $100,000 house or $500,000 house, it really doesn't matter. Okay. Mm-hmm. At saka importante din malaman ng ating mga kababayan ano na kasi ang pag bumibili ng bahay problema yung down payment. Yep. Dapat siguro matutunan ng ating mga kababayan na one source of down payment actually is yung RRSP contribution. So yung RRSP contribution pwede mo siyang i-withdraw without tax. Na hindi ka itatax basta gamitin mo 'yon to purchase a house. Yeah. Kaya lang in the future magkakaroon dapat yung bayaran mo yung RRSP na yon for so many years. Yeah. Oh, pero nabanggit yan natin ng RRSP, baka bago yun sa pandinig ng iba nating manonood, ano? So ano ba gani itong RRSP at ano implication nito sa ating pagpapayad ng tax? Okay, ang RRSP is actually not a tax exemption. Ang RRSP is actually just a tax deferral. Mm-hmm. Ibig sabihin kapag ngayon maghulog ka sa RRSP, dapat siguro matutunan ito ni Joanne kasi ito bago sa kanya to. Kung dumalayo ka pang mag-retire, dapat as early as now mag-iipon na tayo para sa retirement. So habang naghuhulog tayo sa isang RRSP, sa isang registered retirement savings plan, actually ang nang dinidefer lang natin ng portion ng income na yon. So nagkakaroon, nababawas siya from your income in this year. Mm-hmm. Pero you have to realize that by the time na withdraw mo yon, that also becomes taxable also. Okay, so pero sa sinasabi mo ganun, pag ginamit mo yung portion or a full amount of your RRSP, hindi ka itatax. Pag ginamit mo yon as a first time home buyer as down payment for a house, hindi yun taxable. May maximum amount ba na pwede mong gamitin from your RRSP o ano yung naka-define na pwede mong iawas lahat or just a portion ng RRSP mo? Ang down payment mo kasi usually is nasa hanggang 5% of your... But you have to pay it back. Like, pag ginamit mo kasi yung RRSP, I believe, correct me if I'm wrong, Gani, right? So, if you use the RRSP, you have to pay it back in a period of certain years. I believe it's 15 years. Yeah, you have to put it.
Yeah, maraming maraming salamat po ulit sa mga naging guests natin. Ipagpapatuloy po ulit natin ang ating Usaping Tax sa susunod nating episode. Lalo-lalo na po ang Usaping TFW kasi marami po sa atin ang may katanungan regarding sa mga TFW at yung mga bagong lipat galing Alberta. No? So sabay-bayan niyo po ulit kami sa aming episode tomorrow. See you again in Pinoy Channel. So pagpapatuloy po ulit ng Pinoy Channel regarding Usaping Tax. Nandito pa rin po ang ating guest, si Mr. Gani Fabi, at si isang estudyante, si Joanna Asuncion, at isang kakabili lang ng bahay, first time home buyer, Mr. Johnson Caayon. At syempre, walang iba ang ating kasamang host, si Jeric Mendoza. Maraming salamat, Dex. Magandang umaga sa inyong mga nanonood ng Pinoy Channel. Panoorin po muna natin ang tanong ng isang kababayan natin na galing Alberta na lumipat from Alberta dito sa Saskatchewan. Panoorin po natin. Ako po si Christine Sagun. Nag-move po ako dito sa Saskatchewan from Alberta. Mr. Pabi, ask ko lang po, ano po yung moving expense at paano po yun makiklaim? Maraming salamat sa tanong mo na yun. Ano? It's very, very interesting dito sa Canada na kapag ikaw ay lumipat ng province. Lugar. Yeah. Actually, kahit within the province, basta lumapit ka doon sa trabaho mo ng within 40 kilometers, mm-hmm. pwede kang mag-claim ng tinatawag na moving expenses. Okay. So, importante doon ng mga bagay is first, yung pinuntahan mo, nagkaroon ka ng trabaho, mm-hmm. at dapat 40 kilometers ang naging move mo or lumapit ka doon sa pinagtatrabahoan mo ng at least 40 kilometers. So, pwede mong i-claim dyan yung cost ng moving mo. Mm-hmm. Either kung nag-rent ka ng U-Haul, yung gasolina ng sarili mong sasakyan, mm-hmm. at kung nagkaroon ka ng temporary accommodation, doon sa bago mong nilipatan. Mm-hmm. Pero, halimbawa gani, kung if you live on the same city, pero lumipat ka lang ng neighborhood, pero mas lumapit yun sa pinagtatrabahoan mo, can you still claim yung moving expenses na yan? Unfortunately, hindi yun nagko-qualify as doon sa 40 kilometers. Okay. So it has to be 40 kilometers. Halimbawa, I think a very good example, hypothetical lang, kung galing ka ng Humboldt, mm-hmm. Yung situation mo, for example, is galing ka ng Humboldt, at ngayon nag-uuwian ka, nandito ka sa Saskatoon nagtatrabaho, nag-uuwian ka, mm-hmm. kahit hindi ka lumipat ng trabaho, pagka lumipat ka ng Saskatoon, pwede kang mag-claim ng moving expenses doon. Mm-hmm. Or, pwede rin nakatira ka sa Humboldt, for example, nagpalit ka ng trabaho, lumipat ka ng Saskatoon, pwede ka rin mag-claim ng moving expenses. So, ang reference point mo ng 40 kilometers ay from yung bahay mo dati, sa bago sa tinitiran, basta papalapit yun sa pinagtatrabaho. Exactly. Okay. I see. Okay. So, dati naalala ko meron kang, I'm not sure, but that was a few years ago, when I was also filing my tax. Kahit ba yung mga galing ng Pilipinas, pwede mag-file ng moving expenses? Unfortunately, hindi. Dapat you're within Canada. Oh, okay. Yung maliwanag. Teka lang maging maliwanag. Yeah. Salamat gani, no? Balikan natin si John, ano? Kasi, di ba dati siya naging TFW, mag-isa lang siya dito. Ang pamilya niya nasa Pilipinas. So, ano yung naging sitwasyon mo? Yun nga, ano? Ever since na dumating ako dito, on my own lang, ako lang nagpa-file nung income tax ko. Mm-hmm. So, hindi ko alam kung ano ba yung bilang TFW, meron bang special na treatment or special na tax credits? Na hindi ko alam noon dahil of course, online lang. Bibili ka lang ng software online, step by step. So, wala akong alam kung tama ba yung mga pinapile ko, hindi. Okay, meron pagkakaiba kung yung family mo ay nandito na sa Canada or yung family mo ay nasa Pilipinas pa. Mm. Okay, when it comes to, kanina nabanggit ko yung dalawang tax credit, ano yung spousal amount at yung children. Okay. Yung spousal amount, pwede mo pa rin maklaim. Mm-hmm. Pero just like if your spouse is already here, kailangan bawasan din ng kanyang income.
Okay. So yung wife mo, for example, nandito ka, temporary foreign worker, nandito ka na sa Canada, pero yung wife mo nasa Pilipinas pa, pwede ka pa rin mag-claim ng spousal amount. Mm-hmm. Dapat, pero dapat rin bawasan kung magkano man ang kinikita niya doon sa Pilipinas. The difference now lies dun sa children. Unfortunately, hindi ka pwede mag-claim ng children's tax credit kapag ang mga bata hindi pa dumating ng Canada o nasa Pilipinas pa. Okay. So yun ang medyo pagkakaiba doon. So talagang importante talaga, Dex, ano, na kung bago ka sa, ano, no, sa pagpapile dito sa, ano, sa Canada ng tax, ano, I think it's a good idea to know at saka to consult siguro sa mga tax preparers kasi sayang, ano, you might be missing $1,000-$2,000 for not claiming yung mga credits na dapat pala ay para sa iyo. True yan, ano. Actually meron tayong pwedeng you can also actually do your taxes yourself kung medyo you feel confident doing it. Mm. Meron tayong mga available software na nabibili diyan sa Staples at Walmart na pwede nilang gamitin if they feel confident. However, if you feel that, you know, taxation is really very overwhelming for you, mm-hmm. you can always approach a tax preparer. At ang iyong lingkod po ay tumutulong dun sa ating mga kababayan na maggumawa ng kanilang tax return at mag-file electronically for them. Tayo po ay isang registered e-filer with the Canada Revenue Agency. So, dun sa gustong humingi ng tulong mm-hmm. para gawin ang kanilang tax at saka i-file ito electronically, they can contact me. My phone number is 306-203-0143 o pwede rin silang mag-email sa akin. Yung email address ko is very simple. It's my name, isagani.fabi@yahoo.ca. I see. So, sa mga kapwa natin Pilipino, isa sa mga hindi natin nare-realize dito sa Canada, tax actually ang pinakamalaking expenses natin dito kapag nagtatrabaho tayo because 30% or 20-30% ng sahod natin ay actually napupunta sa gobyerno. Well, it is good because nakikita natin dito sa Canada ang kinalalabasan ng tax natin. But hanggat maaari makakuha tayo ng tinatawag natin tax credits para maibalik sa atin yung naibayad natin yung tax, mas maganda pa rin yung meron tayong nalalaman at meron tayong mga nalalapitan para makakuha tayo ng mga credits na hindi natin nalalaman. So meron po tayong isang kaibigan at siya ay may isang katanungan regarding sa pagiging self-employed. At may na-receive siyang T4E at ano yung mga pwede niyang ibawas dun sa naging income niya as a self-employed. Good day to all the hosts of the Pinoy Channel. I am Jobet Del Rosario. I live here in Yorkton and currently a financial advisor for Great Way Financial. And I would like to address this question to Mr. Fabi. Mr. Fabi, can you give us an information for all of us? What are some of the allowable expenses we could claim for a tax write-off? Thank you for answering that question and more power to the show. Okay, maraming salamat sa tanong mo, ano. Marami sa ating mga kababayan ang nag-opt to a different path of making money, yung being self-employed. At being self-employed, dapat nating matutunan na marami tayong pwedeng ibawas doon sa income natin as a self-employed person para medyo mabawas-bawasan naman ng konti ang ibabayaran nating buwis. Unang-una, meron tayong tinatawag ng mga direct expenses na pwedeng ibawas doon. All expenses that are really directly related to the business ay pwede mong ibawas doon. Nandyan yung kung nag-a-advertise ka, nandyan yung kung may binabayaran ng accountant, nandyan yung mga office supplies mo, kasama ang mga yon, yung tinatawag ng mga direct expenses. Mm-hmm. Meron din tinatawag na of business use of home. Kasi yung sa pag nagninegosyo tayo, syempre, we use a portion of our home to be our office and to entertain our clients and, mm-hmm. and customer. So, ang mga expenses kagaya ng mortgage, interest ng bahay, yung utilities mm-hmm. ng bahay, a percentage of it can be claimed as a deduction to your income. And in the same manner din yung sasakyan mo, kung ginagamit mo yon for pursuing yung self-employed income na yon, pwede mo rin siyang maklaim as deduction to your income. So yung mga
gasolina, repairs, maintenance, tire, a percentage of it pwede rin mabawas sa tax mo. Pero yan yung sa mga case ng single proprietorship or partnership, ano? Yes. Pero hindi kasama dyan kapag corporation. Ibang usapan. Ibang usapan ng corporation. Sa pagbabalik po ng Pinoy Channel, mapapanood naman natin ang episode about yung pork humani, Dex with Cooking with Dex. Magbabalik po ang Pinoy Channel. Hello mga kababayan, nandito na po ulit ako, Dex and Seo, for another episode ng Cooking with Dex. Alright, this is brought to you by our very own Mama's Best in Lawson Heights. So, ngayon pong araw na to, tigilan muna natin ang pag-uusap tungkol sa tax RSP. No? Kahit na ito ay buwan ng Pebrero, ito ay buwan ng mga puso. So, kailangan natin ngayong Pebrero is to cook something special as well. Hindi ko naman sasabi na special na something na hindi natin kilala. At itong pag-uusapan natin ngayon at ating lulutuin ngayon ay isa sa mga regular menu dito sa Mama's Best na tinatangkilik ng mga Pilipino. At may kasama itong puso, ang puso ng saging. Dahil ang lulutuin natin ngayon ay ang tinatawag nating pork bumba na nanggaling sa mga Bisaya or nanggaling sa mga Cebuano. So, makakasama po uli natin ngayon, yung araw na to, ang ating resident chef na walang iba kundi si Chef Badi Amudia. So, samahan niyo ako at ipapakita ko sa inyo kung paano ito niluluto. Alright? Alright, so makakasama po uli natin ngayon, walang iba kundi si ating resident chef, walang iba kundi si Chef Badi Amudia. Kumusta, Chef? Ayos, Happy New Year! Poging-pogi, Happy New Year, yeah. So, sa ngayong kabuuan ng mga puso, although ang ating lulutuin, katulad na sinabi ko kanina, ay ang pork bumba, itong pagluluto kasi na ginagawa natin, para dun sa mga may bahay. It's more important kasi to spend time with the family while cooking, while waiting for them. Lalo na ngayong buwan ng mga puso. So ngayon, kasama natin si Chef Badi at ipapakita niya sa atin kung paano magluto ng isa sa mga pinakapaboritong binibili rito sa Mama's Best sa Lawson Heights. Ito ang isa sa mga ating regular menu. Kaya natin ipapakita kasi nakikita ko na gustong gusto nila ang lasa ng pork bumba. At ano ba ang kaibahan ng pork bumba sa ating patatim? At ano ba ang kaibahan ng pork bumba sa adobo? At yun yung mamaya papaliwanag na sa atin ni Chef Badi. Alright, so Chef Badi, ano ba yung mga ingredients na meron tayo ngayon dito? Okay, let's start, ha? So, ang lulutuin natin ngayon is ang pork bumba. Ang pork bumba, marami siyang klase kung saan ka nakatira. Meron tayong specialty, no? So, ang gagawin na natin ngayon at lulutuin natin, ito yung specialty ng Mama's Best. So, alright. Ito, ang ginagamit natin usually sa pork bumba natin is ang pork belly. Ito yung pork belly na layered yung taba at saka yung balat, no? So, ito yung ginagamit natin. So, all the way, meron tayong mga ingredients. No, simple lang ingredients natin, hindi natin kailangan gumastos ng malaki. Pero, depende rin dyan kung gaano kalakas kumain. So, by the way, this is our main ingredients. So, this is our pork belly. Uh-huh. Next is our brown sugar. We have our soy sauce. We have also our oyster sauce. We have our cooking oil. We have our vinegar. Okay? Right. Next is, ito yung tinatawag namin na asusinas, pero tawag dito is, kasi English to is banana blossoms eh. Parang gano'n, yun yung nasa puso ng saging. Oo, nasa puso. Matama-tama pala yung pork bumba natin, dahil kabuhanan ng mga puso, merong puso ng saging tayong gaganidin. Oo, puso muna. Bulaklak pala. So ito, tapos ito, we have fresh ginger, we have peppercorn, salt, we have also our star anise. Pag kumba kasi kailangan may star anise. Yes. Tapos we have our garlic para pampalasa natin. We have also our bay leaves, no? Dahon ng paminta. And our red onion and also our bawang. Oh, ahos yan sa amin, garlic. Okay? So itong mga ingredients na to kasi madali ito nakukuha sa mga grocery stores at sa bahay nyo. I'm pretty sure na meron kayong mga ganitong klaseng ingredients na madalian nyo lang makukuha para mapagluto ng ito klaseng putahe. Okay, tama. So, ang una-una nating buhaton, Dex, gagawin pala, I'm sorry,
Imamarinate natin siya. So kailangan kasi ang marination ng kumba sa pagluto is less than at least mga 30 to 45 minutes na kamarinate para talaga yung lasa niya ay manunood doon sa laman. Okay? Okay? Turo nga mga Odex kung para marinate natin, no? So, yeah, lagay, sure. Lagay natin yung pork belly dito. Okay. So yung marinate na sasabi natin is imimix lang natin yung mga pampalasa doon sa meat. Tama. Tapos lagay na natin yung ito. Tapos pagkikuha yung ano, so, yung vinegar. So, soy sauce. Soy sauce. So, yung quantity po ng ating mga ingredients, makikita nyo po ito yung sana. Sa screen natin. O, tapos yung vinegar. Tapos yung brown sugar natin. Alright. So, brown sugar. Ha? So, yun yung ano, ang pork kumba kasi medyo matamis siya. Manamis-tamis. Yeah, and then base sa information na nakuha ko, ang pork kumba ay ginaya ng mga Cebuano sa luto ng mga Chinese na patatim. So, yun yung kaibahan niya sa patatim. Ang patatim kasi is made from pata. Mismade from right? Pork knuckles, right? Don't yeah. Siya sa mga ano. Pero ito yung pork kumba, sweetened pork, parang siyang adobo, pero manamis-tamis. Yes. Okay. Sa Tagalog kasi katulad ko, pag nagluluto ko ng adobo, it's either na hindi naman namin siya nilalagay ng asukal. It's particular soy sauce, vinegar, and pepper. Yan yung pure na adobo. Yes. So, this one. Tapos itong red onion. Alright. Kalahati lang ating isasama sa marination niya kasi yung iba, isusuti natin. Okay? So, ito yung pampalasa natin sa mga ano. See? Talaga na lahat. Susok natin siya ngayon ng 30 to 45 minutes. So, bago natin siya lutuin. O di kaya, kung gusto nyo, i-overnight nyo. Pwede siyang mag-overnight, lalo siyang sumasarap. At saka, ang tendency kasi pag mag-overnight siya, madali siyang maluto. Kasi alam mo, andun yung component lasa ng talaga. Vinegar na siya magpapalambot ng karni. At saka yung sugar ng... Aside from sugar, lalabas din yung tunay na sugar ng red onion. So, red onion kasi is may 70% sugar. Okay. So, matamis-tamis siya. Kaya lang nakakaiyak minsan. Kaya ka pala niya kanina habang inihiwa mo. Uy, walang basagan ng trip. Okay. Akala ko dahil buwan ng Pebrero ngayon, namimiss mo yung asawa mo. Batiin mo naman. Oh, syempre naman. Hi po sa mga anak ko. Happy Valentine's ka sa asawa ko na yeah. Nag-iisa. Nakamarinate siya, mm-hmm. Sit aside natin siya para then after 30 minutes, lulutoy na natin. Alright, so ito na po after 45 minutes na namarinate natin. So again, mas maganda kung overnight o mas mahaba yung oras na namamarinate yung meat para sumisi yung dalaga yung... Sumisip-sip yung laman. Yung lasa dun sa laman ng karne. Tsaka mas lumalambot pa. Alright, so meron tayo rito in a medium heat. May kasama, nandito yung ating kawali kung saan natin papakita kung paano lulutuin ni Chef ang pork kumba. Okay, so let's start cooking. So, kaya nga may iniwan ako mga kalahati ng mga ingredients hindi ko sinama sa marination kasi siya yung magpalabas ng tunay na lasa dun sa ating isosote. So, igigisa po natin siya, okay? So, ito po yung oil natin. So, it's just a certain seconds lang. So, dapat naka-medium heat kaya naka-medium heat yung ano nyo. Lagay po natin yung garlic. Okay? Tapos itong onion. May tanong ako dyan, Chef, kasi may mga Pilipino, may mga viewers din tayo nito. Ano, bakit yung iba, inaantay nila mag-brown yung bawang? At ang sibuyas yung malita ng uso. Tama ba yun? Pero kailangan talaga na konti lang. Hindi, depende naman kasi sa kusinero yan. Pero may explanation yun eh. Ngayon, depende din yan sa oil na nilalagay mo. Kung medium heat yung oil mo, tapos yung garlic mo, pinipress mo lang, hindi niya sa i-slice. So yung katas ng garlic at saka ng sibuyas lumalabas. Kaya kung bakit siya ginagawang golden brown, kasi gusto lang nang makita na ma-identify na siya na onion or na ano. Bawal. Oo, pero pag ang onion, pag sinuti mo ng unang onion, yung garlic mo, hindi na siya magbabrown. Oo. Kasi lalabas yung sugar ng onion. So ngayon, pag sinusuti mo naman noona yung garlic mo, magkaka-brown siya, tapos gano'n. Okay, yes, tapos yung garlic. Wow.
Yan ang isang gusto ko amoy pagka nagluluto. Yung amoy ng sibuyas at bawang. Okay, so, lagay na natin yung marination natin, no? Oh. Alright. Oh. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Ayos. Haluin lang natin siya. And then let it boil or? Yeah. So hayaan natin siyang kumulo. So pwede natin siyang iwanan at the medium heat. Tapos kung gusto niyo ano, pakuluin niyo muna. Tapos after siyang kumulo, iligay niyo siya sa number 10 or number 9 ng inyong mga cooking na gamit. Tapos pwede ka nang gumawa ng ibang bagay sa kusina. Hayaan mo lang siya. Magkakaroon ka lang ng timer, 45 minutes, but please, just to remind na may niluluto ka. Baka mapabayaan mo siya, so mawala yung sarap. Okay? Alright. Okay? So, antayan natin siya pag maluto. Ayos na yan. So, then balikan natin after 45 minutes. Yes. Alright, so, ito na yung itsura niya after 20 minutes na kumukulo. Alright, pakihalo nga siya. Makita natin. Ayan, no? So, unti-unti nang nanuluot yung nam-nam. Okay. So, after 20 minutes, pag kumulo na siya, ilagay mo na itong tinatawag nating ano, banana blue soup or asusinas. Or ano ba ito? Lili. Yan. For 20 minutes, ganito na yung itsura niya. Tapos, kakover natin siya ulit. Another 20 minutes, then 5 minutes, then tapos na. Kakain na tayo. Okay? Alright, so pagpuli natin, then pakaluin natin after 20 minutes. Alright, so ito na ating finished product for pork kumba. So makikita nyo rito, pag binuksan natin ito, ayun yung medyo, makikita mo na malagkit na siya at makikita mo na tender na yung meat natin. Okay, so finally, natapos din ang paghihintay for 40 minutes na. So ito na pong kumba natin. Yan. So, tamang-tama ito dito, no? Kasi slow tayo ngayon, eh. Putok-batok, kumbaga. Yeah. Okay, tapos na po yan. So, isasalin po natin siya sa ating, ano. Yan po. Tapos, masarap. Nam-nam-nam-nam-nam-nam, sarap. Kali na lang ang kulang. Tamang-tama ito sa pananghalian natin ngayon, no? Ito, isa sa mga recipe ng Mama's Best na talagang pinupuntahan ng mga tao rito. At saka ano ha, hindi madaya ang Mama's Best kasi yung siniserve nila, siniserve dito is talaga pure meat. At saka binibigay talaga, walang ano. Yeah, so meron tayong mga fresh meat na ginagamit dito at saka pure meat, wala tayong mga halong mga breading or like a Filipino food. It's a Pinoy food, not a fast food nga iga. So, ito ang mga niluluto natin, like ito, ang isa-serve natin, isa sa mga isa-serve natin today para sa mga regular customers natin. Okay. So tapos niyan, para presentable sa tingnan, lagyan lang natin kunting ani-ani. Yun. Tada! Alright. So, at last, walang iba, ang ating pork kumba a la Mama's Best.